Mga idol at kabayan, breaking news! Pilipinas hindi susunod sa pakiusap ng China na alisin ang mid-range missile system ng Amerika na inilagay sa hilagang parte ng Luzon. Matapang na sinabi ng Departamento ng Depensa ng Pilipinas na it is not China's business. Ito ay para sa depensa ng Pilipinas. Well, that's none of their business. This is for Philippine defense. It's none of China's business that you have a missile that could reach their shores? What happens within our territory, it is for our defense. We follow international law. Kinumpirma naman ng Armed Forces of the Philippines na nasa bansa pa at hindi aalisin ang nasabing missile system sapagkat ito ay ginagamit pa rin para sanayin ang mga sundalong Pilipino. Amerika, suportado ang mga hakbang ng Pilipinas na kahanda ang Amerika na samahan ang Pilipinas sa mga resupply mission kapag handa na ito. I want to be very clear. The United States defense commitment to the Philippines is ironclad. Armed Forces of the Philippines Chief of Staff mukhang bumabawi. Sinabi na kapag muling maulit ang pag-atake ng China, katulad ng nangyari sa Ayungin Shoal, sinabi nito sa mga sundalo na you have the right to defend yourself. Ibig sabihin, dapat lumaban ang mga Pilipinong sundalo. I warned our personnel, if this happens again, you have the right to defend yourselves. Post-Liberation Army Navy, ipinakita sa isang video kung paano nito hinaras ang isang eroplano ng Australia sa South China Sea. Nakakagulat mga kabayan, China muling nakiusap sa Amerika at sa Pilipinas na alisin na ang US mid-range missile launcher sa bansa. Ito ang panawagan ng Chinese Foreign Ministry spokesperson kahapon, ika-18 ng Setyembre, taong kasalukuyan sa pamamagitan ng China state-controlled media na CCTV Plus. Masama daw ang epekto ng US mid-range missile system dahil magdudulot daw ito ng mas malalang tensyon at pahihinain daw nito ang katatagan sa rehiyon. Paulit-ulit na tinututunan ng China ang hakbang na ito ng Amerika. Pinapakita lang ng China mga kabayan na kapag merong malakas na armas ang Pilipinas, natatakot at nababahala sila. Kayang-kaya kasing tamaan ng US mid-range missile system ang kalupaan at mga military base ng China. Chinese Hindi ba kayo nagtataka mga kabayan sa pagkakaroon ng Spider Air Defense System ng Pilipinas? Hindi umalma ang China sa pagkakaroon ng BrahMos Missile System ng Pilipinas. Wala rin tayong narinig sa China. Pero sa US Mid-Range Missile System na gawa ng Amerika, halos pinagbantaan na tayo ng China. Pero kahit anumang pakiusap ng China sa Pilipinas, it is none of their business. Ika nga ni Secretary of National Defense Gibo Chodoro Jr. Pasalamat tayo mga kabayan na meron tayong matapang at hindi nagpapasindak na Ministro ng Depensa. Clearly angered China in a big way. Well, that's none of their business. This is for Philippine defense. It's none of China's business that you have a missile that could reach their shores? What happens within our territory, it is for our defense. We follow international law. What's the fuss? Tinaw mga kabayan na ang US mid-range missile na kayang pumutok ng Tomahawk at SM-6 missile ay para sa depensa ng Pilipinas. Tama ang inyong narinig mga kabayan. Ito ay bahagi ng depensa o deterrence ng Pilipinas laban sa sinumang banyagang bansang nagbabalakunin, agawin, salakayin ang mga teritoryo ng ating bansa. Sa katunayan, ibinalita ng Inquirer.net na sinabi ng mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines na nasa bansa pa rin ang mid-range missile system ng Amerika at hindi pa ito aalisin sapagkat ito ay ginagamit pa rin para sanayin ang mga sundalong Pilipino. Aalisin lamang ang mid-range missile system kapag ito ay napagdesisyonan na ng gobyerno ng Amerika at Pilipinas. Naku, mahirapan dito ang China mga kabayan. Paano pa kaya kapag naglagay pa ng isang mid-range missile system ang Amerika sa Japan? Mas lalong mababahala ang People's Republic of China. Armed Forces of the Philippines Chief of Staff mukhang bumabawi. Sinabi na kapag muling maulit ang pag-atake ng China, katulad nung nangyari sa Ayungin Shoal, sinabi nito sa mga sundalo na you have the right to defend yourself. Ibig sabihin nito mga kabayan, lumaban ang mga Pilipinong sundalo. Was that they had bladed weapons with them. They had spears with them. You had never seen that before? We have not seen that before. And they began attacking our boats. They started puncturing our boats with their spears. They stole our equipment.
They destroyed our equipment. They hurt our personnel. And these are the doings of pirates. I warned our personnel, if this happens again, you have the right to defend yourselves. Sa ibang balita naman, Amerika muling ipinakita sa Pilipinas ang suporta matapos umalis ang barko ng Pilipinas sa Eskwada Shoal. So, the Philippines has endured repeated attempts by the PRC to interfere with their freedom of navigation on the high seas near Sabina Shoal over the past several months. There's no legal basis for the PRC's maritime claims in the South China Sea, and the dangerous ways in which it attempts to enforce those claims put Filipino lives and livelihood at risk. So it is up to the Philippines to decide how they operate their vessels in areas where it enjoys the freedom of navigation in the high seas under international law. And I wouldn't want to forecast what this particular incident might mean other than to say that we continue to support our Philippine allies. Sa ibang balita naman, China napikon nang lumipad ang isang P-8A maritime patrol ng Australia sa South China Sea. Ikinagalit ng China ang ginawang pangangalap ng impormasyon ng Australian Air Force sa karagatang hindi naman pagmamay-ari ng mga Chekwa. Dalawang J-16 ng People's Liberation Army Navy Air Force ang lumipad at hinaras ang eroplano ng Australia. Nagsagawa ng maagresibo at napakadelikadong pagmaniobra ang fighter jet ng China. Hindi pa ito nakontento mga kabayan. Naglunsad ang J-16 ng flare nang napalapit sa eroplano ng Australia. Halos ganito rin ang sinapit ng eroplano ng B-4 habang nagsasagawa ng maritime patrol sa Panatag Shoal na bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas. You are approaching Chinese airspace. Please, immediately, or you will bear full responsibility. 面对强敌对手，腰杆子不能弯。 腿肚子不能抖，遇地于长空之上，我们对这句话感受更深了。狭路相逢勇者胜，必须逢敌亮剑。我躲，压不动，走。在那个时候，没有其他。